Happy Pride mga wiswis! At dahil dyan, ito ang ating DIY travel itinerary natin dito sa Taiwan kung saan bibisitahin natin ang mga iconic landmarks nila and at the same time, we will relate our visit sa ating LGBTQIA+ community. Hi! Sa mga bagong dating nga pala sa ating YouTube channel, ako si Chan, ang inyong kaibigan. And let's go together and explore Taiwan! Go ahead and for our first stop today, dito tayo pumunta sa 228 Memorial Peace Park. 228 Memorial Peace Park can be reached by walking from Ximending Station Exit 6 for only 10 minutes. Significant ang place na ito para sa mga Taiwanese people dahil nagsilbi itong lugar sa isinagawang demonstration ng mga Taiwanese citizen against the Kuomintang and the Japanese government. Unfortunately, it resulted in the deaths of many noong February 28, 1947. Ngayon, ang significance nitong lugar na ito para sa mga LGBTQIA+ community was that, syempre kagaya before, hindi naman ganun ka-widely accepted ang pagiging member ng community, kaya yung mga lugar na kagaya nito is nagsilbing safe haven para sa mga kagaya namin. Dito sila nakikita every time and for what I have read, ang lugar na ito is also a cruising area. So, it's up to you, wiswis, kung gusto ninyo siyang puntahan at malaman kung totoo ba ang mga nasa research ko. Ang park din na ito ang nagsilbing setting para sa isang novel which references the reputation of this place as a location for gay cruising activity. Ang ganda dito, wiswis, para siyang equivalent nung QC Memorial Circle sa atin, yung vibe na nakukuha ko kasi napaka mapuno tapos nasa gitna lang siya ng city din. Sobrang lapit lang niya from Ximending, so I really recommend na i-visit niya siya like good for 30 minutes dahil may mga pagoda din dito, like for what I know nga is dedicated dun sa mga Taiwanese victims noong nagkaroon sila ng revolt against the Kuomintang government. So from 228 Memorial Peace Park mga wiswis, nandun na rin nakatabi yung NTU train station which is yung red line nila and it's only one stop away para sa ating next destination. Mga wiswis, welcome to Liberty Plaza! Sa likod ko ngayon mga wiswis, yung Chiang Kai-shek Memorial Hall. Kilala yung lugar na yan para sa mga tourists dahil doon sa kanilang changing of guards which occurs every hour. Dito naman sa kabilang side natin yung tinatawag nilang National Theater. At sa may opposite side nito, dito tayo, yung kanilang National Concert Hall. At syempre, nadaanan din pala natin yung kanilang Liberty Arch. Pero ito ang tanong ngayon mga wiswis. Sino nga ba si Chiang Kai-shek? Si Chiang Kai-shek ay isang Chinese military at political leader na namuno noon sa Chinese Nationalist Party o mas kilala bilang Kuomintang sa loob ng limang dekada.
Siya rin ang namuno sa kanilang pamahalaan na tinatawag na Chinese Nationalist Government mula 1928 hanggang 1949. Pagkatapos nilang matalo noon sa Chinese Civil War laban sa Chinese Communist Party na siyang namumuno ngayon sa Chinese Mainland, si Chiang Kai-shek at ang Kuomintang ay nagpunta sa Taiwan at dito nila itinaguyod ang kanilang sariling pamahalaan. Nabalot ng kontrobersya ang pamunuan ni Chiang Kai-shek dahil ayon sa kanyang mga kritiko, siya ay isang pasista at diktador. Ngunit ayon naman sa kanyang mga taga-suporta, si Chiang Kai-shek ang founding father ng Taiwan. Kung hindi dahil sa kanya, wala ang Taiwan. Mga wiswis, laging associated ang LGBTQIA+ community sa democracy. Ngayon, ano nga ba ang significance itong lugar na kinatatayuan natin for today's video? You see, itong Liberty Plaza mga wiswis, dito ginanap noon ang Wild Lily Student Movement noong 1990. Ito yung kilos protesta ng mga Taiwanese citizen against the hold of Kuomintang sa kanilang government, pushing them to go for political reforms and getting their current democracy that they're currently enjoying from 1996 until today. At dahil ang ating next landmark ay malapit dito sa iconic destination na ito, we decided to drop by first and include this building on our itinerary. Wiswis, welcome to Taipei 101! To get to the top levels of Taipei 101, you have to go to the 5th floor of the building. Umakyat lang kayo using the escalators and for sure you'll end up on the lobby where they issue the passes to get on the upper floors. For this activity, we purchased our tickets sa Klook para maka-discount. There is also an option for you to purchase an express pass sa Klook which will save you time sa mahabang pila sa Taipei 101. At ayan, nakuha na natin ang ating mga tickets, Wiswis. Doon lang pala siya talaga. Dito lang, akyat ka lang ng akyat ng akyat. Tapos may makikita kang observatory na nakasulat doon sa main entrance nitong Taipei 101. And that's it. Tapos meron na siyang libreng tickets. Tapos binigyan tayo ng discount coupons para pagbibili daw tayo ng mga something sa taas. Ito na nga tayo sa may 89th floor mga wiswis. Ito yung honest feedback ko. Maganda yung view, maganda yung place. Hindi masyadong crowded nung pumunta kami. Baka kasi lean season pa ngayon. Pero as a person na matatakutin sa heights is hindi na ako nag-e-enjoy. Personal lang to mga wiswis. Kaya nandito lang ako sa gilid. Although pinipicture-picturean ko naman si mama pero kung matatakotin kayo sa heights kagaya ko is I don't think this is the best tourist attraction that you can visit in Taiwan. Pero you should give it a try kasi experience pa rin na makapunta dito. So dahil dyan, bivideo-videohan ko na lang yung paligid para at least maipasyal ko na rin kayo. Bawat side ng Taipei 101 mga wiswis, meron silang mga indicator kung ano yung mga makikita ninyong icons or landmarks from the direction kung saan kayo nakatapat. So at least may idea kayo, di ba? Nakakatuwa nga na makita pa namin dito yung Chiang Kai-shek Memorial Hall, yung pinaka top view niya from here. So at talagang ganun siya kataas mga wiswis. For what I know, it once held the title of the tallest building in the world. Not until naitayo yung Burj Khalifa dun sa may Dubai. And also, from our experience nga dun sa may elevator, akala ko mga 30 seconds siya. Pero ang bilis, mga 10 seconds lang from 5th floor all the way to 89th floor na nakaakyat kagad kami. Tsaka hindi ko masyadong naramdaman yung pag-akyat, contrary dun sa ini-imagine ko na parang ramdam mo yung takot.
Hindi naman. Although, ngayon nga, ayoko masyadong tumitingin sa bintana kasi nga nalulula ako. At feeling ko lang naman, parang medyo umuuga siya. Pero for what I know, meron ditong isang piece ng building or part ng building na nagpe-prevent sa paggalaw ng Taipei 101. Tara, silipin natin yun. Ito yung tinatawag nilang Tuned Mass Damper. Hindi ko na ma-explain sa inyo yung pinaka-physics niyan, but basically, yung nasa loob niya na mukhang pendulum yung tumutulong dito sa Taipei 101 para manegate niya yung impacts ng malalakas na hangin dala ng bagyo o yung pag-shake ng building gawa ng lindol. So, masyadong naging helpful yan nung nagkaroon ng malakas na earthquake dito nung last April lang, mga wiswis. So normally ang mga building talaga nagsishake sila ng matindi, pero dahil meron tong Tuned Mass Damper ang building na to at talagang updated siya at high-tech, napigilan niya yung matinding pag-shake ng Taipei 101. So sobrang helpful at iconic nitong Tuned Mass Damper, dumating pa sila sa point ng pagde-develop nila nitong Damper Baby. Kung mapapansin ninyo yung katawan nitong Damper Baby, mga wiswis, yung ulo niya yung nagre-resemble dun sa may Tuned Mass Damper ng Taipei 101. Whereas yung face niya, tingnan niya, paka-cute, di ba? Mukha siyang bubuyog. 101 yan. So talagang dedicated siya dito para sa Taipei 101 building. So apparently, mga wiswis, meron din pala itong 91st floor at dito yung sky deck nila. Kaya lang kasi dahil maulan kanina nga, clean-house muna nila yung sky deck. So paikot lang siyang maliit na space and ayan, wala ka naman makikita maliban dito sa parang film showing nila na lugar. Nakaupo muna kami dito. And for our lunch, mga wiswis, dito na kami kumain sa may food court pagkababa doon sa may observatory sa Taipei 101 Tower. Apparently, meron kasing sikat na kainan dito, yung din tayo kung ata yun, pero hindi na kami kakain doon kasi for what I know, medyo mahal daw doon. Eh, magtitipid-tipid na rin ako since 6 days tayo dito. So, ayan, dito lang kami sa may food court kumain. Nandito na tayo sa ating next stop para sa ating LGBTQIA+ inspired DIY travel itinerary for today here in Taipei. Welcome to Taipei City Hall! And also behind me is Taipei 101. Yan, napaka-significant nitong lugar na ito, mga wiswis, kasi dito yung Rainbow Road din nila, kagaya ng sa Shimending behind me. And also, dito rin nag-uumpisa yung Pride March nila, which they usually hold around here mga October. Ngayon, kailan ba na-illegalize ang same-sex marriage dito? It wasn't legal in Taiwan not until 2019. You see, noong 2018, mga wiswis, nagkaroon sila ng tinatawag na mass voting o yung bumoto lahat ng tao, or in legal terms sinasabi referendum. Very unfortunately na dahil sa impact ng mga religious TV programs is naging influential ito sa public, therefore hindi siya nakapasa sa botohan. Pero dahil sa suporta ng government at pagpupush ng dating president na si President Chai Ing-wen, ayan, na-legalize din dito yung same-sex marriage, making Taiwan the first country in Asia to legalize equality for everyone. You've been hiding in the shadows way too long. You always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Think that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. Go ahead and shine.
And to finish our tour itinerary for today, that is LGBTQIA+ inspired, nandito sa likod ko ngayon yung Red House sa may Shimending. O diba nag-round trip tayo, nag-start tayo dun sa may Rainbow Road, which is opposite from what I'm facing now. Anyway, mga wiswis, itong building na to ang isa sa mga pinakalumang building within the vicinity ng Shimending. At isa rin ito sa mga pinakamaraming pinagdaan ng structure dito, from a government building, naging theater siya, naging museum, lahat-lahat cinema, you can think about it, naging market na din. Ngayon, itong building na to is napapalibutan na ng mga gay bars. So, kaya ganun siya ka-importante sa LGBTQIA+ community. And dito rin ginaganap mga wiswis ang kanilang taunang Gay New Year's Eve Countdown. Meron din silang Pride event dito at dito rin hinuhold yung kanilang Mr. Taiwan event. Ayan. Wiswis, kapag sinabing Pride March, karamihan sa atin ang iniisip ay ang makukulay na celebration, parties, parade, rainbow, at iba pang masayang activities na pinangungunahan ng ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community. But the real essence of Pride is to show that we exist and that we deserve the equal rights that cisgender people normally enjoy. For me, the best way to celebrate Pride is by looking back in our history, learn, and be inspired by the strength and courage that our former LGBT members and allies demonstrated. Set aside our differences and gather together in the present as a united collective of people and call out our lawmakers in charge to enact legislations that will benefit everyone and hope for a future where no one has to live in fear of retribution or persecution just for being a member of the LGBTQIA+ community. Kung nagustuhan niyo po ang ating LGBTQIA+ inspired to itinerary for today, please hit the like button below and show your support by subscribing to our channel and don't forget to turn on your notifications bell para updated kayo sa ating mga future contents. Muli po mga wiswis, ako si Chan, ang inyong kaibigan, nasan ka man. And together, let's create a world that is less lonely and more friendly for everyone. Dahil dito sa Only Chance, you always have a friend. Ingat kayong lahat mga wiswis and bye!